Arestado ang isang Chinese at Malaysian na nahulihan ng halos 700,000 pisong halaga ng droga. Ang mga suspect, dating pogo worker daw na pagtutulak ng droga na ang naging racket. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. You are arrested for violation of RA 9165. Walang kawala ang dalawang dayuhang ito ng arestuhin ng mga polis matapos mahulihan ng hinila lang sa bukahapon ng madaling araw sa Pasay City. Aapot sa 680,000 pesos ang halaga ng nakumpiskang droga mula sa Malaysian national na si alias Singh at Chinese na si alias Chen. Ayon sa polis, parehas na dati nagtatrabaho sa Pogo ang dalawa. Dahil nga nag-close na, naban na yung ilan sa mga pinagtatrabahuhan nila, ito yung ginagawa nila ngayon para kumita sila at para magkaroon sila ng pera para makasurvive dito. Kasi nga, Pogo lang yung alam nila na ano yun na trabaho. Yun lang yung ipinunta nila dito sa Pilipinas. Isang Chinese daw ang upline o pinagkukunan ng dalawa at mga dayuhan din ng kanilang mga parokyano. Ayun dito sa ating na-arestong Malaysian, within Pasay din lang daw kumukuha itong Chinese na kanyang kinukuhanan. So parang nagpapasa-pasa din lang sila from yung upline niya na Chinese, binabagsak dito sa Malaysian. Usually ang kanyang mga pinagbabagsakan o yung kanyang mga customer is mga Nigerian at saka mga Chinese. Inaalam na ngayon ng mga pulis kung galing ba sa labas ng bansa ang nakumpiskang droga. Itinanggi naman ng mga suspect ang aligasyon. When did you start selling drugs, sir? Not selling drugs. Why is it found in your possession? I also not sure because this not belong. Nang tanungin kung gumagamit ba sila ng droga. No. About you, Mr. Singh? Do you use drugs? No. Nasa kusodiya na ng Pasay Police Station sina Singh at Chen na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.